So what's up mga kokote, it's me, Kuya Jet. Welcome na naman sa Quadernos, wherein learning is the name of the game. So for this educational vlog, another lesson na naman ang ating ilalagay sa inyong mga kokote. So, narinig nyo na ba ang salitang kwentong bayan? Kung hindi pa, pagpatuloy mo lang ang panonood sa video na ito. So, gaya nga ng sabi ko kanina, tayo ay mag-uusap ukol sa kwentong bayan. So, may ideya ka na ba kung ano ang kwentong bayan? Or baka napag-aralan mo na ito, pero ikaw ay bahagyang naguguluhan pa rin. So, ang kwentong bayan o folklore sa English ay mga kwento at mga salaysay na hinggil sa mga likhang isip o katangi-isip na ang mga tauhang kumakatawan sa mga uri at pag-uugali ng mga mamamayan sa iisang lipunan. Kadalasan at karaniwan na ang mga kwentong bayan ay may kaugnayan sa isang tiyak na pook o sa isang rehiyon ng isang bansa o lupain. So, ang lahat ng bagay sa daigdig ay may kahalagahan. Ang kahalagahan ng kwentong bayan ay ang pananatili ng sining, panitikan, tradisyon at kultura ng isang lahi. Ang kwentong bayan ay refleksyon ng pag-uugali at mga pinahahalagahan ng mga tao sa isang lipunan. Ang isang halimbawa ng kwentong bayan ay ang munting ibon ng mga Maranao na isa itong kwentong bayan na nagmula sa Mindanao. Kung hindi nyo na itatanong, ang kwentong bayan ay isang anyo ng panitikan na naging bahagi ng ating katutubong panitikan bago pa man tayo sakupin ng mga Espanyol o ng mga Kastila. Ang kwentong bayan ay mayroong apat na katangian. Una, lumaganap at nagpasalin-salin sa iba't ibang lahi sa pamamagitan ng pagsasalin-dila sa mga kwento. Ito yung pagpapasa-pasa ng ating mga ninuno. Ikalawang katangian, ito ay nasa anyong tuluyan at naglalaman ng mga kaugalian, kultura at tradisyon ng lipunang pinagmulan ng kwento. Ikatlo, ito ay naglalahad ng misteryo o mahihiwagang bagay o pangyayari. At ang pinakahuli sa lahat, pang-apat, ang kwentong bayan ay mayroong gintong aral. So ano nga ba ang uri ng kwentong bayan? So dito na po papasok ang alamat, mito, pabula, parabola at maikling kwentong bayan. Para po sa kaalaman ng lahat, ang alamat, ito ay ang mga kwentong tungkol sa pinagmulan ng isang bagay, pook, hayop o pangyayari. So marami sa mga alamat ay talagang nagmula pa sa mga katang-isip ng ating mga ninuno o ating mga katutubo. So, saan ba nagmula ang mitolohiya at ano ang mitolohiya? So, magkakakabit-kabit at magkakarugtong-rugtong na kumpol ng mga tradisyonal na kwento o mito ang mga mitolohiya. Ito ay mga kwento na binubuo ng isang partikular na paniniwala at kultura. So, ang kadalasang paksa na pinagmumulan sa mga kwentong ito ay ang mga Diyos at Diyosa na silang mga nagbibigay ng paliwanag sa mga likas na kaganapan sa mundo. Ang mga nagpapasalin-saling kwento gaya ng kung paano nagkaroon ng ulan, mundo, hangin at pati ng mga karagatan ay nasasaloob sa mitolohiya kaya may kaugnayan ng mga mitolohiya sa mga sinaunang paniniwala, mga alamat at mga kwentong bayan. Pinapaksa rin ng mga mitolohiya ang mga kamangha-manghang kakayahan at mga kapangyarihan ng magigiting na nilalang o kaya naman ng mga pinaniniwalaan nilang mga Diyos at Diyosa. Ang mitolohiyang Griego at Romano ay mga popular na mitolohiya sa mundo. So, dalawang mga ito sa napakaraming halimbawa ng mitolohiya sa mundo. So, kilala na rin ang Norse mythology dahil sa Thor ng Marvel Cinematic Universe. Hindi rin pahuhuli ang kasaysayan ng Pilipinas bilang may mga mitolohiya rin tayong tungkol sa mga Diyos at Diyosa at kaugnayan ng mga ito sa mga tao. So maraming nagtatanong kung ano nga bang pinagkaiba ng mito sa mitolohiya. So ang mito na sa Ingles ay myth ay isang uri ng salaysay na tungkol sa pinagmula ng sanlibutan, sangkatauhan at sansinukuban. Ito ay mga kwento ng tao ukol sa mga mahihiwagang kalipunan ng iba't ibang paniniwala.
Ang mito ay maaaring maging parte ng mitolohiya. Ang kahulugan ng mitolohiya naman ay ito ay ang magkakakabit-kabit at magkakarugtong-rugtong na kumpol ng mga tradisyonal na kwento o mito. Ito ay ang mga kwento na binubuo ng isang partikular na paniniwala at kultura. Ang kadalasang paksa ng pinag-uusapan sa mga kwentong ito ay ang mga Diyos at Diyosa na silang nagbibigay paliwanag sa mga likas na kaganapan sa mundo. So ano nga ba yung mga halimbawa ng mitolohiya at mito? So ang halimbawa ng mitolohiya ay Norse mythology, Greek mythology, Roman mythology, mga mitolohiya na kwento sa Pilipinas. Ang mga halimbawa naman ng mito ay ang mito ng paglikha, mito ng pagsasaayos, mito ng sakit at kamatayan, mito ng kabilang buhay at marami pang iba. So masasabi natin na kapag walang mito ay walang mitolohiya, pero kapag walang mitolohiya, meron pa ring mito. So ano naman ang pabula? Ang mga pabula ay mga makabuluhang kwento na ang mga karaniwang nagtatlampok sa kwento ay ang mga hayop bilang mga tauhan. Kung kanina ay narinig nyo ang pabula, ngayon naman ang maririnig nyo ay parabola. So tungkol saan nga ba ito? Ang parabola ay ang mga kwentong hango sa Biblia. Yan, sa Holy Bible natin. So dito, hindi hayop ang mga gumaganap bilang tauhan, kundi tao na merong kapupulutang gintong aral. So ang huling uri ng kwentong bayan ay ang maikling kwentong bayan. So ito ay mga maikling kwento na hindi maikakategorya sa alinman sa naunang apat na uri. Basta ito ay may kwentong bayan na may gintong aral pa rin. Sa katunayan, maraming kwentong bayan ang matatagpuan sa iba't ibang panig at pulo ng Pilipinas. So, bilang isang archipelago at may napakaraming pangkat etniko, ang mga kwentong bayan sa Pilipinas sa sobrang dami ay mahirap mapeperpekto ang koleksyon. Iilan sa mga kwentong bayan ang nagmula pa sa mga panahon ng mga ninuno nating Aita o mga Negrito. Halos magkakapare-pareho na lang din naman ang karamihan sa ating mga kwentong bayan at nagkakaiba-iba na lamang sa mga tagpuan, tauhan at sa mga ilang mayoriang kaganapan. Ito ay sa kadahilanan ng pagpapasalin-salin ng mga kwento na may kinalaman sa pagsalindila ng mga tao sa iba't ibang lugar at henerasyon. Yan. So nagbabago ang ilang mga bahagi ng kwento pero hindi ang gintong aral ng mga ito. So dahil nga sa pagkikwento nga ng mga nagsasalindila, minsan ay nababawasan o nadadaragdagan ang mga kinikwento hanggang sa magkaroon ng iba't ibang version ng mga kwento. So parang chismis lang yan, ganyan. Pero ang mga kwentong bayan ay may prinsipyong dapat isali ng gintong aral na natutunan dito kaya hindi ito may kakategoryang fake news. So what's up mga kokote? So I hope na nadagdagan ko ang inyong kaalaman ukol sa kwentong bayan. So ayan, so kapag tinanong kayo kung ano nga ba ang kwentong bayan, may maisasagot na kayo. Yan. So for this video, I want you to comment down below kung ano ba yung mga kwentong bayan na gustong-gusto nyo or yung nakapulutan nyo ng gintong aral na nai-apply nyo sa panahon ng quarantine. Yan. So, dito na lang po tayo nagtatapos. Muli, I am Kuya Je and welcome to Quadernos, wherein learning is the name of the game. So, bye!